Magandang araw muli sa ating mga manonood. Welcome to another episode of SINEPINOY. Ito po ang inyong lingkod, si Gigi Javier Alfonso. At ngayong araw, isang tanyag na cinematographer ang makakasama natin ngayon. Araw, mula sa pagiging isang workshop participant ng Mowell Fund Film Institute noong 1980s, isa na ngayong award-winning cinematographer ng mga batikang direktor ng pelikula katulad ni Love Diaz, Raymond Red, Chris Martinez at marami pang iba. Isa sa pinaka-tanyag niyang gawa, ang Gabadurian-winning cinematography niya para sa pelikulang Norte, Hangganan ng Kasaysayan, 2014. Si Love Diaz po ang nag-direct nito na napalabas sa Cannes Film Festival. Siya rin ang cinematographer ng pelikulang Hele sa Hiwagang Hapis 2016 ni Love Diaz na nagwagi ng Silver Bear sa Berlin Film Festival noong 2016. Mga kaibigan, ikinagagalak ko na makasama ngayong araw si Mr. Larry Manda. Hello, Larry. Ay, magandang hapon. Glad you're here. Salamat sa pag-imbita. Abuti na kasama ka namin. Salamat. Okay, Larry. Tell me, gusto kong umpisa nito sa umpisang-umpisa. Who is Larry Manda? Coming from you, ha? Everybody knows Larry Manda, but from you. Si Larry Manda ay tubong Bicol. pumasok ako sa minor seminary for 4 years. Tapos hindi ko pinagpatuloy yung pagpare. Iba yung calling ko eh. Tapos sinubukan kong pumasok sa kolehiyo pero noong mga panahon na yon, during early 80s. Medyo magulo yung panahon na yun eh. Actually, magulo yung panahon na yun. Bakit mo nasabing magulo yung panahon na yun? Kuhan yun eh. Patapos na yung martial law nun eh. 83. Correct. Tapos medyo... ang sa probinsya kasi doon yung bakbakan ng mga panahon na yun eh. So, ninais kong maglayag dito sa Manila. Tapos... sinubukan kong pumasok kung saan-saan. Tapos meron akong nakitang TV plug na workshop sa Mobile Fund. That was 1980, I think 84. About total filmmaking workshop. Wow, so that was the start. That was the start. So tell us about that workshop. Mahabang proseso kung paano ako napasok sa Mobile Fund. Ano? Pero, panahon niya ni Sir Fresh. Oh, pero panahon ni Sir Fresh yun. Napasok ako sa Mobile Fund through Rolfi Velasco. Right. Nagbigay niya ako ng scholarship to study for that summer. Mm. That was 1984, no. And then at that time yung namamahala si Sir Fresh. Mm. Tapos ang kanyang mga tigapangasiwa no si Nick Deocampo, mm-hmm. Raymond That's Red, right. At saka si Mac Alejandre. Mm-hmm. So sila yung mga parang facilitators at that time no. medyo sinuwerte kami kasi nung panahon na yon nagkaroon ng matibay yung meron pa dating Girth Institute at that time ano. Oo. And very involved doon si yung namamahalan ng Girth Institute si Dr. Uwe Schmelter. Very passionate siya sa cinema. Pelikula. Sa pelikula. Yes, so, yes. Nagpapadala siya ng mga artists, cinematographers, editors from Germany. Correct. Tsaka mga kwento eh, mga working professional ito eh. So, yung panahon na yun, ang daming pinapadala ng Girthy. So, mm-hmm. Ang daming workshops ng mga panahon na yun eh. So, ikwento mo yung pag sa Mobile Fund, ikaw lahat. Ikaw ang mag-shoot, ikaw ang mag-direct, etc., di ba? Yeah. Tell us about that, the things that you experienced when you had your workshop.
Yeah. Ang yung panahon namin, si ideya to ni Sir Preyes, yan, tinatawag dyan Total Filmmaking Workshop. Correct. Wherein bawat estudyante, kailangan matuto kayo ng lahat ng elemento ng paggawa ng pelikula. No? From inception, script, up to editing. No, binibigyan kami ng noong mga panahon na yon, tinuturo sa amin yung theory sa umaga, tapos ina-apply namin sa hapon. We have to come up with a 3-minute scene. Yeah. Tapos lahat kami doon sa batch, magdi-direct, magdi-DP, magdi-design, magi-edit, tapos relyebo kami. And at the end of the day, kinikritik namin yung mga gawa namin. Tapos during the evening, manunood kami ng iba't ibang pelikula, film appreciation. Tapos hanggang sa dinidiscuss namin yon. So yung isang araw namin doon, hitik na hitik yung informations na nakukuha namin. So diskurso, film discourse, but at the same time may technical. Iyon yung kuha namin. Parang kasi ang tawag namin noon sa Mobile Fund, film gym. Film gym. Yes. At saka, di ba, yung mga filmmakers nag-organize rin, meron ka mga kasamahan din na filmmakers who were new cinema coming out. Tell us about that. Yeah. Sino-sino kayo nun? Yung kabatch ko at the time, si Love Diaz, si... pero... sa isang henerasyon. Oh, oh. Yung henerasyon na yun. Yeah. Through time. Oh, oh. Si Reggie Romana, mm-hmm. He's a very good cinematographer. Louis Quirino. Ian Laranas was part of the later batch. Mm-hmm. Si Dindo Martinez. Actually, ang dami nila eh. Dami, diba? Mayagpag na eh. Pero that made that time very fruitful, no? Maraming... eksperimento. Yeah, it was very fruitful. Siguro ang tingin ko rin din kasi noon mga panahon na yun kasi yung film discourse, it's very alive eh. And dahil sa wala pang internet, wala pang masyadong distractions, talagang naka-focus ka dun sa paano gumawa at saka yung evolution mo as a filmmaker eh. Yan ang gusto kong pag-usapan natin. Mm-hmm. Ano sa'yo ang cinema? Meron kang, di ba, may roots ka, magpapari ka, hindi ka nagpare. No, I'm just talking about the worldview that comes into your cinema. Anong pananaw mo sa mundo? Anong, and the role of cinema in your life? And what to you is cinema? Ako ang tingin ko, it's not just about the elements nung sa loob ng cinema, but it's more on engagement. I view everything as an engagement, even life, no? Kasi doon ko tinitingnan yung not only as a cinematographer, not only as a filmmaker, but yung totality ko as a person, no? So pinapasok ko yun doon sa gawa ko eh. So kung ano man yung proseso ko sa pag-engage ko sa buhay, yun din yung nilalagay ko sa cinema. So that's why for me to be an effective cinematographer, kailangan yung process of engagement should be articulated. Mm-hmm. Pero you were really on top of things, no? Like you were in charge of equipment, etc. Kailangan kilalanin mo. Yeah. Ang kadami-daming equipment. Of course, some of them are right in the back of us. Pero yeah. Yung kasabihin, kailangan ba talaga maintindihan ang bawat sulok ng camera para maganda ang lumabas na imahen? Yes. Parte yan ng isang cinematographer. Yung evolution kasi Murphy's Law. So every 18... Hindi na nga 18 months eh. Palit ng palit yung camera eh. So, it's paramount that you know the technology for you to be able to keep up, no? Kasi
like ngayon yung digital transformation is so fast na bago mo makabisa yung isang tool, meron naman bagong papalit. And not only that, sumasama ang evolution ng camera sa post-production. So if you don't know, yung integration ng post dun sa camera, somehow you will be lost along the way. Like, for example, may mga specifications sa Netflix that you have to observe. Mm. Like, for example, kailangan may 4K ka. So what is 4K? Ano yung mga bagong post workflows? Yeah, ACES. Mga ganun. Technical things eh. Pero as a cinematographer, you have to know. You have to keep right. up. Yeah. And during your mobile fun days, who are your mentors? You would consider as your mentors? I think aside from Seraph, who's there and all that. Hindi ko maisantabi si Seraph Reyes eh. Oh, kasi yeah. Si Seraph, malawak yung correct. Paningin niya sa mga bagay-bagay. So, I cannot, Seraph is a big... He is Seraph. Oh. Yeah. Oh. Malaking influence sa akin si Seraph eh. Yeah, I guess. Siya talaga eh, di ba? Oo. Yung mga panahon na yon, siya yon eh. Siya talaga eh. So, okay. Let me then go to being a cinematographer. Did you right away know that this would be your specific interest among all the, ano, di ba? Yeah. You direct and you, ano, pero parang na-concentrate ka sa cinematography. Yeah. I started out as when I was starting out sa industry, gusto ko mag-direct. Okay. But the thing is catch 22 eh. Kailangan meron ka munang film bago ka mag-direct. So it took me a while. So sabi ko, teka, lahat yata dumadaan sa pintuan eh. Siguro dumaan ako sa bubong. Yun yung kuwang ko at that time. So I think yung pinasok ko yung cinematography. But even before that, I started out as a film editor. Okay. So I was an editor for about three, four years. 3-4 years they made before you went to... I made two features. Right. Sakay and... That's right. Oh, and Bayani. All right. Tell me about that experience. I was a co-cinematographer sa Sakay and co-editor. Yes, and co-editor. Yes. All right. But Bayani, I was the editor of Pero Bayani. Pero nag-direct ka rin eh, di ba? I did several short features. Oh, yeah. Short films. All right, yeah. Okay. Oo. So, I parang mas naging kuwan ako sa cinematography. Mas na, na-in-love ka. Na-in-love ka gusto. Sa cinematography. Oo. Sige. Yung Bayani at Sakay. Tell us about that experience. Yung Bayani, that was the first feature film na dinirect ni Raymond. No? At the time, I was working as a film editor sa TV commercials. I was invited by Raymond to go with him to there, edit the film. Mm-hmm. It was shot on 16 and then I edited it on 16mm. Mm-hmm. And then we blew it up sa 35mm. Ang laki ng experience ang laki na natutunan ko because I was able to experience the whole post process ng imagine from 16mm to 35 and yung pag-angat na yon na talaga natutunan ko yung buong proseso and it was very helpful. So, 'di ba? Pag-usapan natin ito. Love Diaz. Okay, Burger Boys. Evolution ng isang pamilyang Pilipino 2004. And then Norte. Hangganan ng Kasaysayan, 2014. Hele, Hiwagang Hapis, 2016. Panahon ng Halimaw, 2018 yan. And ngayon, itong upcoming film. You have to tell us about this. Kapag wala na ang mga alon. Yeah. Go ahead, Larry. Yeah. Yung first film... Ang una talagang pelikula ni Labrente is Burger Boys. No? We shot it in Baguio way back, I think 1999. Mm-hmm. But
nung ginawa niya yung Barrio Concepcion, the second right, film. It was first shown eh. So that was considered his first film eh, kasi yun yung unang pinalabas. Si no? Raymond Bagatsing yeah. and all that, yeah. Yeah. Okay, under Mother Lily. Yes. Yan yung sa Pito-Pito, they came out with ano. Kasi kasama yes, nila yan, batch yes, nila yan. Right, no? Right. Si Jeffrey Hatorian, right. and so on, yeah. Actually, yung Burger Boys was part of the Pito-Pito eh. Really, literally oh, shot it for 7 days in Baguio. Yung iba experience namin doon eh, talagang total independent. I mean, indie filmmaking talaga to the max eh. Kasi we're literally waiting for the equipment para nag-shoot kasi yung ibang production. Naantay namin eh, bago matapos. Bago kami mag-shoot. Saka gagawa. Saka kami gagawa. But it was, ang dami ko natutunan dun eh, sa experience na yun eh. Yung kung anong una mong instinct na gustong gawin, dapat yun yung gawin. Gawin mo. So, gano'n din ba sa evolution ng isang pamilyang Pilipino? Yung evolution, mas mahabang proseso kasi yun eh. Tsaka mahaba rin nakuha nun eh. Diba? Yeah. I started... Yan yung ano? Well, inumpisa nila Brent, i-shoot yun sa New York eh. Hmm. Tapos, nung pag-uwi niya rito, kinontak niya ako para gawin yun. But ang mahaba kasi nung proseso, so ang daming naging cinematographer dun sa pelikulang yun eh. I only shot some portions for about a week. Mm-hmm. And then the rest, iba na yung mga DP. Oh, how about Norte? Norte, we shot it 2013. Mm-hmm. I think, yung first major production niya eh, using digital. Mm-hmm. Of course, it was shot not in black and white. And then I introduced some element like very, very slow movement, no? Na pinasok naman niya sa film language niya, no? Actually hindi napansin yung galaw na yun kasi habang nagsi-shoot kami, nagpapalagay ako ng metronome doon sa dali para halos hindi mo maramdaman yung galaw niya. It was partly also I watched this film, a Japanese director, si Teshigahara. Yung gumamit ng ganung very, very slow movement na dali. Nung binanggit ko kila Brente yon parang noong una may resistance yung pagalawin yung camera eh. Unang-una may kulay na. Tapos, may galaw pa. So, sabi ko sa kanya, not that wala kasing kailangan, walang ginagawa sa ibang film niya. Naramdaman ko lang kasing gamitin yung elemento na yun dahil sa kwento eh. Yung sinabi ko nga sa iyo na instinct eh. Oo. Mafe-feel mo eh kung kailangan kong gumalaw eh. Kung tama. Kailangan kong lumapit. So Halimaw, what about Halimaw? Halimaw, we only used one lens for the film. Just one lens for the whole duration of the film. Oh. We used a very, very wide angle lens, about 10 millimeter, pero tinabas ko yun sa post. Mm-mm. Para hindi masyado magkaroon ng distortion kasi pag gumamit ka ng wide angle nasisira ang kakaroon ng distortion. So tinabas ko 'yon in such a way na hindi mo halos maramdaman yung distortion on both sides. Mm-mm. So you have wide angle lens. Pagkatapos, kung gusto mo pumasok, itatabas mo na lang. Parang ganun yung ano. Well, yung buong film. Oo, di ba? I mean, yung buong film, tinabas mo? Na, oo, tinabas ko yung both sides. Interesante. Oo. That's what yeah. you call as, trying it and seeing if it works, di ba? Yeah. Kapag wala na ang mga alon, ito yung ano. Tell us about this. Kasi padating. Parating pa lang. Bumalik kami sa film. We shot it on 16mm. My goodness. Yeah. Black and white. No? Celluloid. Back to celluloid. Back to That's amazing. Celluloid. Sinoot namin yan before pandemic. Mm-hmm. No? We shot it
right after nung pagsabog ng Taal. Mm-hmm. Tapos biglang nagka-pandemic, no? So medyo humaba yung proseso, no? And we had a hard time kasi yung processing pinadadala namin sa Japan ay nagsara. Mm-hmm. Eventually we shot the remaining films sa Portugal and then prenosis somewhere in Eastern Europe yung negatibo. Oh. So it's a very long process, but yeah, it's worth it. Eh. It's a film. Yeah. Well, you know, Larry, I know you've gone through a lot for your cinematography. So I'd like to hear your advice for our young cinematographers. Yeah. Aside from the technical things, no, you have to be abreast dun sa new technologies eh, and manood kayo ng manood habang bata pa sila, manood sila ng manood ng pelikula, and then more than the technical things, ano, kahit alam mo na yan, yung sabi ko sa previously na you have to engage life eh. Kailangan hayaan mo siyang pumasok sa'yo eh. Hayaan mo siyang pumasok ng pumasok kasi yun yung gagamitin mo eh pag nagsishoot ka na eh. Lalo na pag dumating ka na dun sa punto na babalik ka na sa basics, sa fundamentals, ang hahawakan mo kung ano yung nararamdaman mo dun sa habang binabasa mo yung script eh. Mm. Yun yung pag-aangklahan mo eh. Okay. So lahat ng mga nasagap mo while you're engaging life, iyon yung magbibigay ng salimuot dun sa kuan eh, sa ginagawa mo eh. Yeah, wonderful advice. So, pero ito, you know, we always go to this part, ito yung fast talk, di ba? So, mabilisan ang sagot, maiksi lang. What is your favorite pastime or hobby during COVID-19, the pandemic? Lalakad lang ako. Ah, okay. Naglalakad. Three words that personally describe your style in cinematography. Just be yourself. Yeah. Who's your favorite cinematographer, local? Kaipe. Okay, si Kaipe. Cinematography? Cinematographer. I'm sorry. Foreign, rather. Sven Nykvist. Okay. And what is your favorite local movie? Your film, ganon. Okay. Pag puti ng uwak, pag itim ng tagak. Okay. So, how about foreign film? Sorry? Foreign film. Conformist. Aha. Okay. Who's your favorite local director? Mike De Leon. Mike De Leon. He's a good director. Okay, foreign, and then foreign director. Sino? Roman Polanski. Okay, Polanski. Who's your favorite local actor? Ronnie Lazaro. Okay, actress. Actress. Bakit? Ano mo yan? Delikado ba? O ano ba? Hindi naman. Well, Nora Honor. Nora Honor, it is. And favorite food? Well, adobo. Any restaurant? Favorite restaurant? Krung Thai. Oh, okay. All right. What do you fear most? Death, of course. Do you have any pets? Oh, yeah. Okay, dog, cat. Dogs, cats. Okay, yeah. And genre, music you like. Music? Yeah. Any Pink Floyd music. Okay. Thank you very much, Larry, for being here. Thank you. At maraming salamat sa lahat for staying with us. At diyan po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Maraming salamat kay Mr. Larry Manda sa papaunlak niya sa ating imbitasyon ngayong araw. Patuloy po nating tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Catch us again next time at TVUP.ph.
as we bring in another Filipino film artist for a chat. I'm Gigi Javier Alfonso. Hanggang muli, sa muli, ito ang SINEPINOY.